Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Gayon din ang mensahe ni Apostol San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit na nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkalooban tayo ng higit masukat na yaman ng biyaya ng Diyos. Lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid natin ito sa lahat ng tao. At upang tayo po ay maging karapat-dapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sang katauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kroniko. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinilaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kaniyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat
ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy, inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak. Hanggang natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa'y nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang hari nito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay inuutos ng sa amin ay lumupin. Naalubin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ambunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lungdong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y milong binuhay niya sa at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha, sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon ngayong umagang ito sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang araw na ito, kung mapapansin po natin, ang kulay ng ating tema o ang kulay ng ating pagdiriwang ay kulay rosas. Dahil ang ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag nating Laetare Sunday o Sunday of Rejoicing. At saan po ba nagmumula ang kaligayahan? Ano po ba ang nagpapaligaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya? At hayaan po natin ang ating mga pagbasa sa araw na ito na tulungan po tayong magnilay. Ano ba ang nagpapaligaya sa buhay natin? Sabi po nila, ang isang bagay po na nagpapaligaya sa buhay natin ay ang pag-ibig. Kaya nga kapag ang tao ay in love, maligaya. Kapag ang tao ay in love, masaya. Isang araw po, nakasakay po ako sa loob ng jeep at napakainit po, traffic. Pero nagulat na lamang ako dun sa katapat ko sa jeep. Ngiti siya ng ngiti. Hindi ko alam kung bakit siya ngiti-ngiti. Ako pawis na pawis, bisit na bisit, mainit na ang ulo sa ngiting-ngiti. Hindi ko alam kung inaasar niya ako. Pero, maya-maya, nag-ring yung kanyang cellphone at bigla niyang sinagot at ang sabi niya sa kausap niya, maghintay ka lang ha, traffic lang. Pero mamaya, magkikita tayo. Sabay sabi, I love you. Sabi ko, eh kaya naman pala, in love. Huh? Kaya hindi mainit ang ulo. Kaya hindi naaburido. Kasi in love. Kapag in love, lahat ng bagay nagiging maligaya. Pakitingnan niya yung katabi. Nakasimangot ba? Baka kasi hindi in love. Ano? Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating unang pagbasa mula po sa ikalawang sulat ng mga kronika, mapapansin po natin ang kwento ng mga Israelita. At sino po ba ang mga Israelita? Di ba ho sila ang piniling bayan ng Diyos? They were the chosen people of God. At bilang mga piniling bayan ng Diyos, may mga pribilehiyo po sila. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Tinalikuran ng Diyos, gumawa ng sarili-sariling Diyos-Diyosan, kinalimutan ng Diyos. Kaya nga marahil kung napakinggan po natin ng maigi yung ating unang pagbasa, may karapatan ng Diyos na magalit dahil ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng napakaraming pribilehiyo. Nagalit ang Diyos sa ating unang pagbasa. Pinatapon sila sa Babylonia. Nagkahirap-hirap sila. Pero alam natin ang kwento na sa kabila ng kanilang pagtalikod, sa kabila ng kanilang pagkakasala, hindi sila natiis ng Diyos. Pinagkalooban pa rin sila ng pagpapatawad. Bakit? Dahil ganyan ng Diyos. Tunay na mapagmahal. Dahil ang Diyos kayang tumiis. Dahil lang nagtitiis ng anumang hirap, ng anumang sakit, ang siyang tunay na nagmamahal. Mga kapatid, ilang beses man nating saktan ng Diyos, ilang beses man nating talikuran,
na mas namumutawi pa din ang kanyang pagmamahal. May mga magulang po na nandito. Di ba ho, minsan mga magulang, hindi rin naman natin matiis yung ating mga anak. Pasaway na nga. Hindi na nga pumapasok sa eskwelahan. May ginagawa ng hindi maganda. Pero sa dulo, mas namumutawi pa din yung pagiging magulang. At ang sasabihin ng magulang, hindi ko po siya matitiis. Anak ko po yan eh. At kung anak ko po yan, sobra-sobra po ang pagmamahal ko sa kanya. Ganyan ang relasyon natin sa Diyos. Ganyan ang tingin ng Diyos sa atin. Pangalawa, kung napakinggan po natin maigi ang ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, sa unang mga salita, ang sabi ni San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig ng Diyos na iniukol niya sa atin. Napakasagana, rich in mercy, ang sabi ni San Pablo. Pero mga kapatid, ano yung kasaganahan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Yung kanyang habag at awa. Pero tandaan natin mga kapatid, na yung habag at awa ng Diyos, hindi lamang sa pananalita. Ngunit ipinaramdam ng Diyos sa atin yung kanyang habag, yung kanyang awa. Bakit? Dahil ipinadala niya si Jesus. At si Jesus bilang Diyos, nakisa sa atin. Nalaman ni Jesus ang hirap bilang mga tao. Nalaman ni Jesus ang pagdurusa ng mga tao. Nakiisa sa atin ang Diyos. Kaya nga, napakasagana ng kanyang habag. Hindi lamang sa pananalita, bagkos ipinaloob, pinaramdam sa atin ang kanyang tunay na awa at habag. Kapag itatranslate po natin ito sa English, the mercy of God is not just simply to sympathize with us, but the mercy of God empathized with us. Ibig sabihin, dahil sa napakasagana ng kanyang awa at habag, alam ng Diyos ang paghihirap, alam ng Diyos ang pagdurusa, kaya nag-uumapaw ang kanyang awa at habag sa atin. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos ay mahabagin at maawain din. Panghuli, kung mapapansin po natin ng ebanghelyong napakinggan natin, sinabi ni Jesus, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Hindi natin matatanggi, mga kapatid, na ang pagmamahal ng Diyos ay nag-uumapaw. Hindi natin matatanggi na ang habag ng Diyos ay sagana. Pero may kakayanan tayo na pumili sa buhay na meron tayo. At ano ang pinipili natin? Mamuhay sa liwanag at hindi mamuhay sa kadiliman. Dahil ang pagbuhay sa liwanag ay pagbuhay sa buhay na tama. Ngunit ang pagbuhay sa dilim ay pagbuhay sa buhay na mali. At ang mga taong namumuhay sa liwanag ay ang mga taong pinipiling umibig. Dahil ang mga taong pumipiling umibig, pinipili ang Diyos. When you choose the light,
It means that you are choosing to be good. And in choosing to be good, you are choosing to love. Kaya magandang tingnan po yan sa buhay natin. Baka yung buhay natin ang pinipili nating kadiliman. Kasi oras na ang pinipili lang natin ay kadiliman, hindi tayo pumipiling umibig. Kapag ang pinipili natin sa ating buhay ay kadiliman, hindi natin pinipili si Jesus. Ang Diyos ay pag-ibig dahil ang Diyos ay mahabagin. At hindi natin matatanggi ang dalawang bagay na ito. Kaya sa buhay natin, ang pag-ibig at ang habag dapat nating piliin sa buhay natin. Mga kapatid, halos 2 linggo na lamang papasok na tayo sa tinatawag nating mga mahal na araw. At bakit ba tinawag na mga mahal na araw ang mga araw na ito? Dahil sa mga araw na ito, diyan ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nawa, gamitin natin ang mga natitirang oras na ito na tingnan kung gaano naging mapagmahal ang Diyos, kung gaano naging mahabagin ang Diyos sa buhay natin, at kung makita natin ito sa buhay natin, nawa, piliin din natin si Jesus. At sa pagpili natin sa Kanya, pinipili nating maging mahabagin at higit sa lahat, pinipili natin maging mapagmahal. Oras na pinipili natin si Jesus, oras na piliin natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, pinipili din nating umibig. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila na may malasakit at pagkalinga sa maliliit. Ayon sa halimbawa ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang poot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
sa pamamagitan ng ating paglingap, madamanawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng tunay ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nasisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng 45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 hanggang 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 hanggang 2025. Mayroon din po tayong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na makakapasok sa grade 1 at grade 7. Mayroon din po tayong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat sa mga mag-aaral na papasok sa libreng grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at walang nang babayaran hanggat siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929-8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito sa kaloob mong liwanag. Tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Namatayan ay sa nisan naman.